Yung wiring ba pag medyo nalulus na, halatado ba yun? Na. Halatado ba yung wiring pag loose na? Hmm. Mapansin ba yun? Yung nangyayari, yung ganito nyo, natutulaw. Natutunaw? Hmm. May ganun ba kami? Oh? Pero dito wala naman. Kaya naman natutunaw yung kapag grounded. Kasi na, ano eh, parang nasusunog. Nagbabaga, oo, nasusunog. Okay. Pero daan-daan lang yan. Defective ba? Hindi, lipat ko na ito kapag pag-ano siya. Bumababa eh. Ayan, 20 amperes. Yeah. Yan, dito mo may ilagay yan. Dito ang side. So, parang 20 yata rito, di ba? Hindi ba? Ah, puro 20 nga. Lipat ko na lang siya dito. Nakalimutan ko pa itanong kay ano, Roger. Kamusta yung basura pa lang yung pinapagawa ng ano? Ah, yung daspan? Yung daan? Daspan? Daspan ba yun? Oo, yung daspan, oo. Dami kasi ginagawa ni ano. Ginagawa ni Roger. Iisi siya dun sa ano eh. Sa gate? Sa gate. Bubuksan na kasi yung bukas, yung gate doon. Yung gate? Bukas na. Akala ko sabi niya October daw. Bukas na raw yun. Dapat nga no Friday pa. Eh, hindi naman ano, hindi matapos-tapos ng Friday. So, parang siya yung problema sa pagbukas, hindi yung contractor. Eh ano, kami gumagawa. Yung mga tira nilang trabaho, kami gumagawa. Ba't yung usapan sa contractor, tapos na ba? Hindi pa. Dapat hindi nga kami kasali dyan sa trabaho nila. Ang nangyayari, kami na rin ang gumagawa. Ano yung contractor, mabagal o kukulang ng tao? Kukulang sa tao. Tapos, may na pa yung klase ng ano nila, foreman. Paano may na? Siyempre,
di ba, pagtabingi ang lupa, gawa mo ng paraan para magpanta yung ano mo, yung trabaho mo, di ba? Eh, hindi pantay lupa dun. Tabingi, tapos... Ah, ganun ba? Di ba pantay? Hindi ko napapansin yan. Ngayon, paulit-ulit yung ano nila, yung nalagay nilang bato. Oo. Di ba, katulad sa Panay dyan, may bato. Yun, paulit-ulit. Kasi nga, tabingi dahil ang katwiran niya, hindi raw pantay yung lupa. Oo nga, pero gawa mo ng paraan para pantay. So, anong ginawang paraan? Sino yung gumawa na ng paraan si Roger na? Sure. Kaya nga lang, nakatatlong bakbak. Kaya pag tumatagal. Mm-hmm. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Tapos, kami naman, tumutulong na lang sa kanila. Yung elektrisyan nila doon, ako ang nag-ano eh. Ako nag... Ano eh. Oh, may abang ka na ba dito? Ano? May abang ka na ba dito? Hindi siya sanay, yung elektrisyan niya. Bagito pa eh, bata pa. Sabi ko, ito yung mga sukat. Ninote ko na doon sa plano niya. Para din siya magkamali. Yung mga dinagda, ganito gano'n. Yung malamay, yung mga veteranin niya sa ibang project na gaya. Yung mga malulaki. Kasi yung dating elektrisyan na gumagawa niya sa Panay, nalaglag. Anong laglag? Nalaglag siya sa ano, labet. Pilay. Ngayon, pinalitan. Pinalitan ngayon. Napilayan? Oo, ngayon. Yung mga trabaho niya, kulang-kulang. Kaya, hindi na siya pinagawa dito. Mahulog. Buti, mababa na yung dugan niya. Mm-hmm. Kung yung ibang matataas niya na building, nahulog, wala na. Pilay lang siya. Kaya ginawa ng ano, ang architect nila, ang napilayan siya, ako munang gumawa. Diyan. Ako nagkabit ng mga ilaw nila. Tapos nung ano, nakuha na sila ng electrician. Sila na ulit. Sila na ulit gumawa. Yung mga jackhammer nila, sa akin pinapagawa eh. Sabi ng supervisor namin. Yung supervisor namin, yung kanang kamay na admin. Yung dating nagpa-planting. Gawin ko raw. Sabi ko, delikado yan. Kasi, ano yan eh, pading payroll yan eh. Naka-income sa marina, pero ba't doon kami gumagawa, di ba? Sabi ko, pag nalaman ng marina yan, nangyari tayo. Hindi na natin trabaho yan eh. Ay, ang gulo pa. Paggawa, dapat na nila yan sa labas, di ba? Itong mahawak sa amin eh. Nagpapalakas eh. Tapos siya rin ang tumitingin doon sa trabaho ng contractor. Hindi niya napapansin yung mga mali. Dapat nakikita niya yun kasi siya yung spotter doon eh. Akala ko pag gagawin niya, papatayin lang lahat ng kuryente. Hindi pala, ano? Isa lang. Kapag main yun, patay talaga lahat.
si Roger, minsan niya eh, alas 5 na nandun pa rin, hindi makaalis. Ako, iniiwanan ko na yan. Ay, bukas pa naman eh. Diba? Ay, ito naman, delayed na eh. Ba't pa magumandali? Magumandali pa sila eh. Delayed na eh. Bili naman talaga yan. Delayed na, wala, saya ka na. Matataposin naman yan eh. Kumbaga, ano, sumabay na lang sa Agos, di ba? Matatapos din naman yan eh. Kaya wala na magagawa eh. Tapos na yung deadline eh. Nababagal gumawa eh. Ngayon yung ano, yung isang buong ano doon kay Sami, yung itong allowance. Oo. Ngayon nakabitan ko ng ilaw. Ang nilipat ako sa kabila, ang allowance ganyan na lang. Sabi ko man itong ano na to, yung bubong na to. Ah, wala na eh. Tapos na, nakakabit na lahat eh. Hindi na binago. Pero dapat, kung ano yung suka sa kabila, parehas na yung suka sa kabila. Actually, dun sa unang gate niya, yung unang gawa, yung bakal na tumataas, lapit dun sa bubong, oh. Oo. Buti pinalitan niya yung bakal niyon, yung nagbe-bend na. Pumapalo nga dun sa bubong. Oo. At tumatama ba? Akala ko hindi tumatama. Pumapalo talaga sa bubong. Yupi na nga yung bubong nun. Ah, inayos na lang. Buti nga pinalitan eh. Oo, maganda yung pinalitan yung bali eh. Mas tama. Pero sobrang ano eh. Una, kato, sobrang dikit sa bubong, tumatama na pala. Oo, tumatama yun sa bubong. Ah. Nakailang ulit yun. Yung mga ano kasi, kontraktor. Hindi pa biyasa. Pero yung forma nila, parang sobrang galing. Eh, sabi ko, wala akong bilib dito sa forma nata. At nandiyan yung architect. Yung architect nila, yung pinaka-boss. Mag-simento siya. Kahit umuulan naman ang bagay ng simento. Eh, pinapanood ko lang kasi nandun ako noon nag-assist sa kanila. Pinapanood ko lang. Hindi mo pwede mag-simento ko kung umuulan eh. Kaya yun dito ba? Tinanong si Raji kung ngayon, dinig-simento siya. Nilagyan ng ano, ng blue sack para hindi mabasa. Eh, tinapalan niya na yung ano, hindi pa, wala pa doon yung tubo ng elektrikal. Malimutan. Oo, bakulihin siya. Malimutan niya. Oo. Sa sobrang gana niya. Nagpakitang gila siya sa architect eh. Sobrang galing na. Oo. Ngayon, nung siya nagpakaltada na gano'n, maya-maya nung nakakabit na paltada na, binakba kasi yung dadaanan ng kuryente, ng tubo, wala. Sabi ko, foreman ka, magpapakita ng gilas ngayon sa architect mo, dapat itingnan mo yung tao mo, immobilize mo na maayos. Hindi yung ikaw magtatrabaho. Ikaw yung foreman eh, di ba? Tapos supervisor din eh. Para di masayang yung oras ng tao. Oh. I-maximize mo yung oras nila. Sabi ko, ikaw, tingnan mo lang yung mga gagawa ng tao mo kung tama o hindi. Hindi yung magmamasun niya. Kung kailangan niya gawin yan, yung turuan niya yung tao niya. Diba? Isang beses. Para na matuto. Pero dapat di siya yung gumagawa. Di siya gumagawa. Kasi siya yung ano dyan, supervisor. Wala, bakit ang gilas dun sa boss niya. Tulad nung nakang araw, Friday yata yun eh, Friday o Thursday. Di umuulan. Di sumilong ako. Ngayon, yung tatlo kong kasama na nagja-jackhammer, sumilong din. Eh, may ambon pa. Mayroon pang ambon na ano. Sabi ng kanang kaming admin namin, oh, half-day ba kayo? Yung maambon pa eh, magtatrabaho ba yung tao na umambon? Kung magkasakit yan. Eh ako di ako natinag eh, syempre yung tatlo, bata pa.
Matapos. Rain or shine ang trabaho namin dyan. Umulan, bumagyo. May trabaho kami. Hmm. Sabi ko dun sa mga nagwa-voice na ako, magkakasakit kayo niyan. Ngayon, kapag nagkasakit kayo, eto sir, 20 ampere to. Mm-hmm. Tingnan niyo dun kung ano. Eto sir, ano yan? 20 ampere siya yan? Hindi yata napalitan. Wala na siya sir eh. Wala na siyang wire. Ah, sinasabi, ano siya? Peke? Oo. Nilagay lang yan para hindi kayo makuryente. Nilagay lang siya. So, yun parang extra? Oo. Spare lang? Spare lang siya. Para ano, kasi kapag hindi nilagyan ng ano, magkakaroon ng butas yung ano nyo eh. Ito. Ah, oo. Magkakaroon siya ng butas. Baka kaya pagsundod yung makuryente pa. Makuryente pa. Ah, ganoon pala yun. Nilagyan lang siya ng spare. Sa kung umilaw. Meron pa rin, hindi ilaw. Ah, hindi ito. May ilaw pa rin. Baka grounded na talaga. May ilaw pa rin. Minsan pagbago matigas din. Hmm. Matigas to. Buti di sila nagbibenta ng doon ng ano eh. Use. Sa bagay, mapansin nyo kagad yun. Kami di namin malaman yan eh. Di mo mahalata eh. Hindi ko alam kung unless obvious siguro. Sabi nga nung nagbibenta, original yan. Puro babae ang ano rin. Kasi hindi mo masabi muna kung original o hindi. Sino nagsabi ng original? Pero kapag kilala ng hardware, hindi yan ibibenta ng hindi original. Kasi mapaya sila eh. Pag binalikan sila ng ano eh. Pero yung mga yan, pati original ba yan yung nakuha natin? Kasi hindi man kami kilala dun eh. Meron niya akong binibilihan dyan. Ano? Puro electrical, no? Kapag bumili ka, pila ka pa. Kasi kukunin pa sa bodega. Ang layo pa ng bodega nila. Halimbawa, bumili ka ng alauna. Oo. Makuha nila yung mga alas 3 pa. Ang tagal, no? Tagal nga. Kaya hindi ako bumibili doon. Saan yun? Sa Alonso din? Doon sa kanto ng Soler, tsaka ano? Ano yung kinukuha sa warehouse na malayo? Parang gano'n? Ah, or what, kapag wala silang stock, sa iba sila kumukuha. Kaya ang palitan na lang. Consignment lang naman yun. Para yung man nagre-repair ng kotse, pag walang pyesa, minsan mawala lang ilang oras. Para kumuha ng ano, pyesa. Pyesa. Pero ito nasama sa bilang niya.
O hindi. Oh. Hindi. Di ba? Actually, kaya nasama niya, okay lang. Mm-hmm. Extra na nasama. Kasi ano yan eh. Sabi. Scare na. Ano, napansin niyo kagad walang di niya? Mm-hmm. Mm. Dalawa yan? Mm. Kaya nakakabit tong isa dahil nung nagkabit tayo ng ano, ng welding. Oo. Eh, yun sa inyo eh. Mm. Eh, naikabit yan, hindi ko natinanggan. Mm. Kasi para yung ano, yung kasi open yan eh. Pag madikitan ka na ng ano, yung bus bar niya, ano na. At dati nung bago mo nilagyan, walang laman yan. Yan? Oo, walang nakalagay dyan. Wala. Ah, sinisim, pwedeng makuryente yung dating tao. Mm-mm. Kaya ginagawa ko dyan, halimbawa may bakante, may spare, sinasalpakan ko. Kasi minsan, alam mo yung mga bata o ano, gagan-ganan din yan Kami. Kumbaga ano sila, conscious ba sila? Ano kaya ito? Ako nga nung bata eh. O lahat, pinutin eh. Nung edad ko siguro mga 5 taon ano. Sabi, ba't kayo umiilaw itong kuryente? Sinasaksak yung ilaw. Alam mo ginawa ko, sir? Sabi ko sa tipo, ako na huwag patay. Pero, kumuha ko ng metal, ginanon ko. Ano, kuryente ka? Pumutok pala kuryente. Ayun ang una kong kuryente. Buti, walang nangyari sa inyo? Wala. Biglang nag-short eh, yung ano, yung... Kasi yung iba, sa lakas ng ano eh. Pumutok. Papunta sa ano eh, sa tao. Pinagalitan ako ng kiwing ko. Kaya simula noon, ang tao talaga o yung bata conscious sa mga bagay kailangan takpan mo lahat niya. Curious eh, curious talaga eh, lahat gusto malaman di mo masisi eh. Bata eh, yung inaanak ko nga eh, sanggol pala na kuryente na siguro mga 6 na buwan. Buto, anong nangyari? Patay talaga. Patay? Kasi ganito yun, sakit naman. Ganito yon. Paano open wiring na pasukan ng daliri? Saksakan mismo? Yung ano, yung sa may TV nila, may ninat-ngat na daga, ng daga yung ano, yung cord. Yung wiring? May balat, oo. May nawala. Ngayon, ang bata, semento yung saig eh. Oo. Umihi, tapos nahawakan. Siyempre, grounded yun, semento eh. Oo. Yung linya, isang linya nito. Oo. Kapag hinawakan mo yan, ano kasi semento, makukuryente ka. Ganun ba kalakas yun? Mm-hmm. Subukan pa. Yung 110. Pero, 110, kapag naka-safety ka o naka-ano ka, kahit tawa ka mo yung walang kuryente, huwag ka na dumikit kung saan-saan. Hindi ka makukuryente. Eh, siyempre bata. Basa pa ng ihi. Eh, yung nanay niya, pumunta sa ano, sa kabinet, kumuha ng ano, ng short, papalitan. Pagbalik niya, wala na, ang hinisay ng anak. Hindi na umabot sa ospital? Sabi ko dun sa kumpare ko, nalaman ko na yun, nailibing na rin. Sabi ko sa kumpare ko, electrician ka pa naman, bakit hindi mo pinaglalagyan ng tape? Eh, sabi niya, paggaling doon niya sa trabaho, kasi nagtatrabaho nga sa cabling, helper ko dati yon. Tapos siya rin nagpasok sa akin sa ano, sa cabling. Nauna, dalawa kami nag-apply sa cabling, siya natanggap kasi may ano siya driver license niya, ako wala. Dual. Hindi ako natanggap. Mga nung nag-abroad ako, pagbalik ko, sabi niya, "Mike, nangangailangan ng maintenance sa cabling. Apply ka." Yun doon ako natanggap. Helper ko yung dati kasi nangontrata kami sa Makati. Binubuntis pa lang yung panganay niya. Sakit naman o, yung bata. Ano, sabi ko nga. Kaya sabi ko nga sa kanya eh. Alam mo naman yung ang kuryente. Dapat iningatan mo yung ano, mga wire nyo. Sabi niya, wala na raw siyang time. Sabi ko, ano nangyari? Kawawa. Yung mga ganyan story, kawawa. Eh, ba? No, wala kalaban-laban ng bata. Wala mo siyang alam sa ganung bagay. Tapos yung pangalawang anak niya, ako pa rin nino.
Kasi magkakababata kami. Sabi ko, kawawang bata. Ang mayarap niyan, hindi na kayo bibiyaan. Wala na ba? Pagkatapos, buti mayroon pa. Buti eh, tatlo pa. Nasundan pa ng tatlo. Kaya ako, yung anak ko, ingat na ingat ako eh. Kasi yung lalaki ko malikot. Takbo ng takbo. Sabi ko, ganun talaga ang lalaki. Malikot talaga yan. Yung babae naman, tahimik lang. Mature na yung, ano eh, yung panganay ko eh. Ilan taon? Maglilima pa lang yun. Pero ang isip niya, parang ano na siya. Limang taon, mature? Oo. Marunong na nga siya mag-text. Limang taon? Lima. Marunong siya mag-text. Advance ah. Ang isip niya nga, ano na, teenager. Text lingo talaga, marunong mag-text ng ano. Oo. Kaya nga lang medyo, ano, medyo... Sa yung, spelling. Sa spelling, ano. Yung, ano, yung tawag dito. Parang bulol. Pero, basta maintindihan naman eh. Okay lang. Bumig ka lang pa. Hindi ka makagalaw, no? Hirap gumano, daming kalanat eh. Ang isip niya nga, ano na eh, teenager na siya eh. Pero yung bunso ko, skambal yun eh. Baby pa. Baby pa yung bunso ko. Baby ang isip, pero yung ate niya. Ito lang eh.